Hello everyone, this is Maricel and welcome back to my YouTube channel. So part of the video guys, mag-i-storytelling na naman ako sa inyo about sa aming love story. Bali, ito ay continuation lang nung kwento ko dun sa part 1 na merong title saan at paano kami nagkakilala ng aking Australian husband. Then dun sa part 2, yun yung may title na Sex on First Meeting. So bali, ito na yung part 3, continuation ng storytelling. So, ikikwento ko sa inyo kung paano niya ako nakuha or paano niya ako kinuha sa Pilipinas after nung binisita niya ako doon sa Pilipinas about to sa aking visa. Then, meron tayong isang subscriber na nagtatanong. Ito yung kanyang tanong. Paano nag-work yung visa if married sa Australian? What's po bid ni Reyes na mention niya yung 1 year stay sa Australia for engaged to be married visa. So, bago yan, sis, shout out muna kita, si Bambi Formalejo, yun ang tinatanong niya. So, mamaya sis, sasagutin ko yan. Then, for the meantime, itutuloy ko lang yung kwento ko doon sa last part ng, kwento ko nung sa part 2, yung sex on the first meeting. Yung last na sinabi ko doon, ay yung, bumalik na siya dito sa Australia. Then, kung paano niya na ako. Nung nakakuha na siya ng agent, sinabi niya sa akin, lahat ng documents na kailangan, then lahat ng yon, like for example, passport, valid ID, birth certificate, ganyan, lahat yon ibinigay ko sa kanya. Tapos, the rest ng documents ay sa kanya na kasi siya yung sponsor ko. Then, nung sinabi niya sa agent na ang gusto niyang mangyari kapag nakuha niya ako dito, kapag nakuha niya ako sa Pilipinas, wala nang balikan kasi alam niyo guys, ang tourist visa, 3 months lang, di ba? Then, after 3 months, babalikan na sa Pilipinas. So, ang gusto mangyari ni Jason, pagdating ko dito ng Australia, after 3 months, hindi na ako babalik. So, binigyan niya kami ng advice. Ito na guys, binigyan niya kami ng advice ng aming agent na parang mauunang ilalodge yung de facto visa. Ganun. Hindi ko maintindihan, basta parang mauuna siya. Kasi kailangan namin yung relasyon namin maging 12 months, 1 year. So ang sabi ng agent, kailangan ko muna mag-stay sa Pilipinas for 3 months. So ito yon. Apply for a prospective marriage visa. Actually guys, hindi kami married ni Jason kasi pareho kami separated. So, yung kay Reyes, pareho sila single. Then, parang ano yata sila, spouse. Alam nyo, spouse visa, partner visa, de facto visa, isa lang yon. Ang sabi dito, may kodigo ako, they are all the same partner visa essentially. If you are applying on the basis of being in de facto relationship, means you have lived together for 12 months or you're in married spousal relationship, so your husband and wife. Hindi ko lang alam sa kanya kung nakuha agad siya ni Dan tapos nagpakasal na sila sa Australia. Kasi iba yung story ko eh. Ako, pinag-stay muna ako sa Pilipinas for another 3 months. Tapos yung 9 months, dito ko nabubuoin. Kasi parang naunang inilodge yung aking de facto visa para dire-diretso. Kasi alam niyo na, 3 months lang yung tourist. Kailangan mong umuwi na Pilipinas. So para dire-diretso, pinag-stay muna ako sa Pilipinas ng 3 months. So 9 months dito. Yung 9 months na yun, puro yung tourist visa. 3 months tourist visa, then 6 months for extension visa. So, 9 months siya. Then, yung 3 months na left, para mabuo siya ng 12 months, nasa Pilipinas ako. So, napapasal siya sa, the prospective marriage visa application must be lodged outside of Australia. So, ako yun. Hindi ko rin naiintindihan kung anong gustong mangyari. Pero parang ganun yun, na parang nauna yung de facto visa na i-lodge. So habang naka-lodge siya, isusunod yung tourist visa.
Oh, di ba? So, naghintay muna ako ng 3 months sa Pilipinas. Tapos, after 3 months noon, ayun, na-aprobahan na yung aking tourist visa noong March 16, 2017. Then, after nung ma-aprobahan yun, pura-urada, bumili siya ng ticket. Ticket ko. Tapos, nung alam niyo ba, nung time na yon kakamatay lang ng lola ko noon. So, March 19, nagbiyahe na ako from Bicol to Manila para mag-stay doon ng one night. Kasi March 20, yun yung araw ng flight ko papunta dito sa Australia. So, ayun na guys. Nakuha niya na ako nung March 20. Nakalipad na ako papunta dito sa Australia, kaya sobrang pasasalamat ko na nabigyan ako ng malaking opportunity. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na nagkakilala kami. So, malaking tulong kumbaga sa akin, tapos sa pamilya ko. Alam niyo na, ibig ko sabihin, hindi lang para sa future ko, para na rin sa family ko. So, sobrang thankful pala ako kay God na biglang nabago yung buhay ko. Alam niyo na, dahil sa kanya. Then, dumating ako dito nang lumapag yung eroplano, sinasakyan ko around 6 o'clock. Ang pagkakasabi niya pa sa akin, 9 o'clock daw yung dating ko dito. Yung pala, Philippines time, 9 o'clock. Ganon, sabi niya, darating ka ng 9 o'clock dito. Yung pala yung sinasabi niya, 9 o'clock sa Pilipinas, 6 o'clock dito kasi 3 hours behind tayo. 3 hours yung advance namin sa Pilipinas. Ganon. Oh, yun. Tapos, nung nandito na ako sa Australia, nga. 3 months, nakanganga ako. Ano gagawin ko? Bawal kang magtrabaho. Tapos, na-stress pa ako nun kasi wala pa akong kaibigan Pinay, wala pa akong nakikilalang Pinay. Nasa bahay lang talaga ako. So, ang ginawa ko na lang, nagbuka ako katulong dito, tagalin. Hindi naman nila ako ang inuutosan. So, parang ako na yung nag-offer sa sarili ko, natulungan ko na sila. Tapos yung dalawa na yung anak na nakatira dito. Pero yung panganay, umalis na, nag-separate na siya. Then, natira na lang yung bunso, nandito pa siya. So, sa 3 months na yon, palakad-lakad lang ako kung saan dito. Enjoy. Parang i-enjoy mo kasi tourist ka. So, sobrang ganda ng Australia. So, lang. Tapos, nung malapit nang matapos yung 3 months, nag-apply na kami ng tourist extension visa. So, 3 months tourist visa plus 6 months extension. So, bali 9 months siya. Kasi yung 3 buwan nasa binuo ko noon yun sa Pilipinas pa lang. So nung mag-granted na yung aking extension visa, nag-apply na kami ng de facto slash partner visa. Magkapareho lang yun, spouse, partner, de facto, ganun. So ang hawak kong visa ngayon ay temporary resident. So, nung nag-grant na yung 6-month extension of visa, tourist visa ko, nag-apply na kami ng de facto visa. So, bali na nag-grant siya nung, ito na yun, your professional temporary partner subclass 820 visa lodged on the 2017. December 20 in Elats, and then was granted on February 25, 2019, which is well within DIBP's current average processing time to 20 to 26 months. So, yung processing time niya guys ay 2 years. 2 years inabot. Ganun. Pero ang kinagandahan noon, nung na-approve na na-granted na yung visa ko, pwede na ako magtrabaho. Kung gusto ko mag-aral, pwede na ako mag-aral. Tapos pwede na ako mag-apply ng Medicare. Ang Medicare dito, guys,
parang sa Pilipinas PhilHealth, di ba? Sa Pilipinas PhilHealth, dito Medicare. So nung tourist pa lang ako, hindi ako pwede mag-apply nun kasi tourist pa nga ako. Tapos hindi na ako pwede magtrabaho. Wala, as in tourist ka lang talaga, mag-explore ka dito sa Australia as a tourist. Tapos nung nag-grant na yung temporary residence visa ko, so ayun na, nag-apply na, nag-umpisa na ako mag-apply ng trabaho. Ito pa pala guys, nakalimutan kong banggitin kanina. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos namin lahat sa kada apply namin ng visa. So yung tourist visa guys, na 3 months, medyo mura lang siya, nasa 385 something siya. Pero ang binayaran namin noon, nasa 500 kasi gumamit kami ng agent. So, medyo mahal ng konti. Pero pag ikaw lang mag-a-apply, mura-mura lang. Tapos, nung nag-apply kami ng extension visa for 6 months yon, bali, ang binayaran namin ay nasa 1,000 something sa aming agent kasi kasali na yun, kasali na yung ano, bayad namin sa agent. So, basta yung hiningi ng agent sa amin ay nasa 1,000 plus. 1,080 yata yun. Dollar. Tapos, nung sa ano naman, sa de facto visa, guys, ito, sobrang ano talaga, sobrang mahal. Bali, ang binayaran namin sa agent, ang hiningi nila ay $10,000. So, sobra siyang mahal na, alam nyo, yung sasakyan niya, bagong-bago pa lang, bagong bili niya, muntik niya nang maibenta kasi nga, siya pa lang yung ano dito eh, siya lang, bali, nagtatrabaho sila, lang tatlo, yung dalawang anak niya, tapos yung isa, tapos meron siyang palamang yung ditong kapatid ni Juan Tamad, kasi nakailata lang talaga, hindi siya nag-share ng kahit na ano sa bills. So, parang na-stress siya, saan niya kukunin yung $7,000, eh wala namang ano, wala namang siyang savings kasi nga siya yung nagbabayad ng bahay namin, tapos yung dalawang anak niya nag-share din naman pero hindi pa rin sapat, tapos nandito pa ako, so ilan ang pinapakain niya? Apat. Ay, hindi pala, 5. Siyempre ka kaming dalawang partner, yung dalawa niya, yung pinsan niya, so bali 5, so parang na-stress siya, saan niya kukunin yun, and napakalaking halaga noon. So ang ginawa niya, ipinost niya yung kanyang sasakyan sa buy and sell car, buy and sell ba yun, hindi ako sure, basta ipinost niya yung sasakyan niya na ibibenta niya yun for 14,000. Mga ganon. Gusto niyang ibenta ng 14,000 kasi bibili na lang siya ng bumurahin sa sakyan. Kasi kailangan din naman sa ano, sa trabaho. So hindi 'yon natuloy. Hindi na ituloy na. Pero may pumunta ditong dalawa, nag-inquire yung dalawa na tiningnan yung sasakyan. Tapos nung after 1 week yata, hindi na naituloy na ibenta kasi nag-offer na yung aking Binance na siya na lang yung magbabayad ng aking visa. O, diba? Ang bait. So, ang hiningi sa amin ng aming agent ay $10,000. So, yung $7,715 mapupunta yun sa immigration. So, sa piso, nasa $263,775 siya. Tapos yung sa agent naman, $2,285, yun na yung kanilang ano share. Sa Philippine peso, nasa $78,124. O, diba? Sobrang mahal. Tapos, wala pa akong trabaho. Nangangamuti-ngamuti pa dito. O, saan niya kukunin yung napakalaking halaga ng buti na lang, nag-offer na yung biyanan ko na siya na lang yung magbabayad. Tapos, ang gusto mong pang mangyari ng season, ibenta pa rin yung sasakyan para may maipambayad sa biyanan ko. At din nagalit yung biyanan ko. Sabi niya, hindi, wala ka ng sasakyan. Ano pang gagamitin mo punta ng trabaho? So, siya na yung nagbayad. Tapos, ang kinagandang pagay, hindi niya kami siningil. Sabi namin,
pag may trabaho na ako, babayaran namin siya ng unti-unti. Pero, sabi niya hindi. Hindi na lang daw. Tulong niya yun sa aming dalawa. So, parang nakikinita niya na rin na magiging maganda yung future ng kanyang anak sa akin. Which is, totoo naman kasi malaking, kumbaga yung mga stress noon ni Jason, yung paghihirap niya noon, kung paano niya ako makuha. Alam niyo, nakaka-stress talaga yung sobra ang pag-a-apply ng visa. Especially dun sa partner visa, talaga naman, dibdib ang talagang gawa na tapos kakamuran pa kami dalawa kasi kakalkalin lahat yung umpisa sa simula nung ipinanganak ka, kung saan ka nakatira, basta nasaan na yung sinagutan namin na sa 25 page nata yun. Tapos tatanungin kong mga tanong doon, naku, talagang kalkal talaga yung otak mo. Kakasagutan kami pareho yung mga temper namin, nagkakawalaan talaga. Tapos sa mga tanong doon kung saan ka nagtrabaho, after 10 years ang katumira, basta ang dami pa, hindi ko naman masadaan, pero sa part na pag-apply namin ng de facto, sobrang nahirapan kami, sobrang kami na-stress, kasi sobrang stress, alam niyo yung kada uwi namin galing trabaho, kasi nakapasok na ako ng trabaho yung visa ko, yung temporary residence visa, nag-apply agad ako ng trabaho, naghanap pa agad ako. So, kada uwi namin galing trabaho, nakaka-receive kami ng message galing sa email galing sa aming agent na ganito ganyan, ganito gawin nyo. Sobrang nakaka-stress talaga yung mga pinagdaanan namin yun. Lalo na kay Jason. Sobrang nakaka-stress. So, worth it din siya ngayon. Nagpapasalamat din siya na nakilala niya ako. Pareho kaming dalawa. So, in the future, alam ko na kami na talaga para sa isa't isa. I mean, for happily ever after. Ganon. Tapos yung iPod. Yung kinikwento ko sa inyo guys, base lang yun sa aking experience. Okay? Yung tinatanong mo, Bambi, Miss Bambi, formally ho, paano nag-work yung visa if married sa Australian? Meron akong mga ililink sa taas. Basahin mo na lang yun. So, medyo malaking tulong yun sa'yo. Then, yung kay Race, hindi ko alam yung sa kanya. Hindi ko naman siya kilala eh. Joke lang. So, spouse visa din siya. Ang kinagandaan sa relasyon nila kasi pare sila single. So, kami hindi ka pwedeng ikasal dito kasi pareho kami separated. Hindi pala siya separated. Ano siya? Divorce? Ako lang palang separated. Hindi ako pwedeng ikasal kasi kasal ako sa una kong asawa. So, yun ang medyo bahirap. Alam nyo, hindi naman totally medyo mahirap kasi ang maganda dito guys, kahit na nagsasama kayo, kahit hindi kayo kasal, may share kang makukuha sa asawa. Pag natigop yung asawa mo, lahat ng pera makupunta sa'yo. Kaya, sinasabi naman yan sa akin ni Jason, sinasabi niya sa akin na pag siya namatay, lahat ng pera na makupunta sa akin, huwag kong suloy. Bigyan ko yung dalawa niyang anak. Sabi ko, hindi naman ganun. Saka sabi ko, matagal pa yan bago ka mautas. Iniisip na agad.
Tapos yung mga documents namin noon, meron mga last will and testament, mga ganon. Yung mga supported documents na magpapatunay na ang relasyon nyo ay genuine, ganon. Yung anak niya nagpapatotoo, yung ibang tao. So, meron kaming mga documents, no? Yung documents namin doon, kung ganyan nakakapalo, simula sa umpisa hanggang ngayon. So, bali guys, nakapag-glads na kami noong December last year. Nakapag-glads na kami ng permanent visa ko. Kasi ang hawak ko ngayon ay temporary visa 802. So, pag nag-grant yung permanent visa ko, 801, yan na, permanent visa na ako. After ng permanent visa, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Pero, parang dito, ano yata, 5 to 6 years ka yata mag-stay. Kailangan mag-stay ka. Tapos, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Miss Bambi, madaling i-process ang visa kung ang mga documents mo ay kompleto. Napakadali lang. So, kung ikaw ay nasa Pilipinas, tapos yung boyfriend mo ay nandito, parang magiging lagay niya, katulad din ng tamin. Kung ikaw ay kasal sa ano mong asawa, tapos separated ka, katulad ng sa akin, parang ang kwento ng, ang magiging kwento ng visa mo, katulad ng sa akin. Diba? Or, depende na yan sa'yo. Kung kinuha ka na ng boyfriend mo, nag-stay ka lang dito sa Pilipinas, ay sa Australia for 3 months, tapos, after 3 months, depende yun sa boyfriend mo kung pauwi ka. Kung ayaw ka nang pauwi, katulad ng sa akin na dire-diretso, wala nang uwian. Ayan. Wala nang uwian. Parang mauuna yung ano, de facto spouse, partner, visa. Ganon. Yan, nakita mo na ako sa Pilipinas ng 3 months. Tapos, after 3 months, parang naunang ilads yung permanent. Hindi. Yeah. Parang naunang ilads yun. Tapos, nakasupport yung tourist visa ko. So, nang nag-run na yung visa, yung tourist visa ko, yun, nakalipad na ako. Basta, intindihan mo na lang ang kinikwento ko kasi malapot lang ako magkwento. Totoo. Hindi ko maidiretso yung mga kwento kasi malabo. Kasi hindi agad na gano'n sa utak ko. Ano bang susunod ko yung sabihin? Ganon. Mapurol ng utak ko. Ayan, sana nalinawan ka, Miss Bambi, sa aking kinikwento. Meron ako mga ilalagay na link. Meron akong meron akong mga kodigo na ipapakita ko sa screen. Basahin mo na lang yun. So, pag hindi mo pa alam or hindi mo maintindihan, mag-research ka na lang sa Google. Kasi na-research ko lang yun sa Google. Tapos yung experience ko. Yung experience namin dalawa. So, guys. Ano pa ba? Kasi nasa part 3 na tayo. Susunod kong ikikwento ay yung aking application or yung paano ako nag-apply or paano ako nakahanap ng trabaho kasi nagtinangat-tanga naman ako nung nag-apply. So, ikikwento ko yun sa sunod. Then, for the meantime, yun na ang aking vlog for today, guys. Thank you so much for watching. And, yeah, don't forget to like and subscribe. And love you all. Have a good day. Thank you so much. Bye.